Hello mga kabisda, good morning, welcome to my channel. This is Andy once again. Ngayon, pag-usapan natin yung mga pangyayari na talagang inaabangan natin. Lahat ng mga siguro YouTuber na nakatutok ngayon sa laban sana ni Boy Tapang at saka ni Russel ng Brusko Brothers. But unfortunately, may mga nangyayari na hindi kontrolado ng mga organizer or ni makagago sa kampo ni Boy Tapang at sa kampo din ni Russel ng Brusko Brothers. Ngayon, na-postpone yung fight na dapat sana nangyari kaninang 7 p.m. sa Pilipinas or 6 a.m. dito sa Canada. But sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan na postpone, hindi natuloy yung laban nila. Sa kadahilanan na si Boy Tapang may iniinda palang sakit. So, since Wednesday pa daw, nandun pa sila sa Cebu, may naramdaman siya. At in-interview siya ng isang gabi ni Makagago nung dumating sila sa Maynila. Sabi niya na talagang ready na siya mag-fight. But hindi niya sinabi na may naramdaman siya. So ngayon, etong kampo naman ni Russel ng Brusko Brothers, syempre, dismayado. Eh, alam naman natin eh, pinaglaanan ito ng oras, pagod, tsaka hindi lang silang dalawa yung nagbigay ng todo effort. Eh, hindi man natin masasabi na maging okay kaagad sa kampo ni Russel yung dahilan. Kasi napaghandaan na rin niya eh. Yung oras, pagod, yung sa training, eh ganun talaga. Tapos, eto naman yung sitwasyon na talagang kailangan din intindihin, lalo na sa mga fans ni Russel, yung sitwasyon ni Boy Tapang. Kasi, may nagsasabi na kesyo buiduwag daw kasi umata sa mismong laban. Kahit naman sino, hindi to bias dahil bisdak ako ha. Sa aking palagay lang, in my own opinion, na talagang kung talagang may naramdaman si Boy Tapang, siguro naman maintindihan nyo. Kasi yung tao mismo ang hirap na ng dinaanan, galing pa ng Cebu, at pangalawa, first time niya lahat. First time niyang umalis ng Cebu, first time niyang sumakay ng eroplano, first time niyang makahalubilo ng maraming tao. Kasi sa ngayon, parang celebrity na siya eh. Siguro, pumapasok na rin doon. Sana lang ha, o sana lang wala siyang malubhang sakit at maayos lahat yan. Kasi sabi naman ni Makagago na tuloy pa rin ang laban, baka next week yung magiging schedule ulit.
So intindihin naman natin yung proseso pagpunta ni Boy Tapang sa Maynila. Kasi sa totoo lang, kahit naman sino yung dumayo, yung pumunta ka ng isang lugar na hindi mo alam, tapos first time mo, talagang may feeling of anxiety. Hindi mo maano yan. Hindi mo mawala sa ano yan. Normal sa tao yan na na maramdaman mo yan. Dahil bago ka lang dyan, bago ka sa lugar, bago mga tao na kahilubilo mo, tapos yung pang hype ng mga taong sumusuporta sa iyo, parang part yan sa naramdaman ni Boy Tapang ngayon. So lahat naman tayo naghangad na matuloy yung laban kasi ang dami ng tumataya, ang dami ng mga expectation, tapos yung mga yung dalawa mababait eh. Hindi marunong mag-trust to. Yung sabi ni Russel, kung talagang may naramdaman siya, naintindihan niya. Kaso lang, siya, dismayado. Pero hindi siya galit na hindi natuloy. Ano lang siya. Kasi nag-prepare na rin siya. Kaya, ang bait ng dalawa to, yung lang mga fans, yun ang hindi nakaka-intindi ng sitwasyon. Kaya siguro yun ang nagpalala ng mga batuhan dito, ng mga salita, na kesyo yung mga Bisdak, yung mga Bisaya lang, yung malakas, tapos ngayon naduduwag, tapos yun, yung mga ganun na usapan. Kaya sana maintindihan natin na homesick yung tao eh. Na-overwhelm lang siya sa attention ng mga tao ngayon. Kasi, yun nga, naging instant celebrity siya. I think it's part of being away from the people, yung common na mga tao na palagi niyang kasama. I think this is his first time separated from his parents sa mga taong kaya mga ano niya. Parang excitement. Yung di ba kung excited ka, may maramdaman ka na hindi mo alam. Tapos ang daming aspect, ang daming dahilan niyan, ang daming mga contributing factor bakit naging ganyan yung ano niya, pakiramdam niya. Sana lang hindi malala para may tuloy yung laban. Yun lang naman yung ano ko, yung opinion ko. Sana maintindihan natin yung sitwasyon, hindi lang puro anong tawag doon, yung tirahan. Yung dalawa ang babait, yung interview kay Russel ay yung video ni Russel, alam mo talagang mabait si Russel, hindi siya trash talker. Tapos si Boy Tapang din. Kaya sana matuloy ang lahat at hanggang sa susunod na linggo, abangan natin yung susunod na kabanata. So that's it for today guys. Thank you so much for watching this video. I hope matuloy lahat at maging maayos ang kalagayan ni Boy Tapang. So good luck na lang kay Russel at kay Boy Tapang. I'm wishing that everything will be okay and hope the fight will be scheduled as soon as possible. So thank you everyone and enjoy your day. Thank you and bye-bye.